Si Pope Francis gumawa ng Ten Commandments. Merong nag-send po sa akin ng message, no, na sagutin daw ito, na mention po tayo sa kanyang post dahil ito ay patungkol po, mga kapatid at mga kaibigan, sa controversial naman na pahayag daw umano ng ating Santo Papa, at ito'y sinisiraan talaga ng mga kaibayan natin sa pananampalataya. Nagsasabi sila na yung one world religion talaga ay pinapatuhoy po nila, mga kapatid ay at mga kaibigan, sa atin pong Santo Papa, no, kay Pope Francis. So bakit nga ba nila nasasabi ito? At paano nga ba nila sinasabi ito? Ano nga ba yung mga prueba o proof po nila, patunay nila na ito ay may katuturan naman? No? Tingnan natin kung may katuturan nga ba ang kanila pong mga claim o mga baka paratang lang ito, ha? O baka mali lamang ang kanila pong pagkakaunawa, no, sa mga practices, no, sa mga ginagawa po ni Pope Francis, no, bilang pong leader, no, ng ating simbahan. Okay, so ito po, mga kapatid, pakinggan po natin mabuti ang videong ito. The Pope joined hundreds of leaders of different faiths to talk about healing. Together, he led a prayer of peace for a violent world. The words may sound different, but the Pope gathered them into one voice in his effort to bring all religions together. Peace, peace, peace. Lead us from untruth to truth, from darkness to light. Grant us to live with the salutation of peace. And secure. May all beings have happy minds. Representatives of the Hindu, Buddhist, Jain, Sikh, Native American, Jewish, Islamic, and Christian communities of New York City that welcome Holy Father. Confidencia. I'm going to tell you something private. Yo en el bolsillo. In my pocket, I always carry two things. Rosario. Rosary, something which seems odd. ¿Qué es esto? La historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un via crucis. It's the way of the cross. Ayan, as you can notice, mga kapatid, no, ina-highlight po doon sa ang pagsabi daw umano ni Pope Francis na ang cross daw, no, ay a failure of God, no? Yun po ay kumbaga kitang-kita naman po at halatang-halata kung paano po ito naputol. Ito pa, may dagdag pa po sila dito. Pansinin ito, mga kapatid, oh, yung kanila pong tawag ito, description, quote description po nila, oh, patungkol po kay Pope Francis. No? Sabi nila, dito sa owner ng video ito, Pope Francis has made 10 commandments focusing on self-good and climate economy over God, Jesus commandments. Ngayon po, ito ay isang malaki pong kasinungalingan. Ito po ay isang malaking kalapastanganan, no, sa paggamit po kay Pope Francis, na sinabi po nila dito na si Pope Francis daw ay gumawa ng 10 utos na nakapokus lang daw sa sarili. Sa sarili daw na sariling kapakanan lamang. And the climate economy daw, sabi ng nag-post. No? And if we notice dito, mga kapatid, pwede po nating tanungin, no? Pwede mo bang isa-isahin ang Ten Commandments sa sinasabi mo na nakafocus on self-good and climate economy over Jesus commandments? Pwede mo ba yung kapatid na nagsisinungaling dito sa social media na gumagawa ng video para siraan ang Santo Papa?
na ma-elaborate ano ba yung Ten Commandments na sinasabi mo na nakafocus lamang sa self-good and climate economy. Pwede mo bang i-cite and elaborate talaga yan, ha? Kasi sabi mo eh, si Pope Francis yung gumawa ng 10 utos na nakafocus sa self-good and climate economy over God's or Jesus' commandments. Kasi, ako po ay isang Katoliko, at bilang Katoliko, alam ko po na wala pong ganyan na ginawa po si Pope Francis na nakafocus po siya, no, sa self-good and climate economy na sinasabi mo, kapatid. Wala pong ganoon. Because the Ten Commandments was the Ten Commandments also that has been given to Moses na naipasa po sa kahit sa kapanahonan po natin ngayon. Also, it is based on Exodus chapter 20 and Deuteronomy chapter 5, the Ten Commandments. Hindi po iniba at hindi po yan binago, katulad po ng maling mindset ng mga hindi nakakaunawa sa konteksto ng Ten Commandments, na sila lamang ang naglalagay ng kanila pong sariling pagkakaunawa sa 10 utos ng Diyos. The Ten Commandments of the Catholic Church is the Ten Commandments that God given to Israel. Ayan. So, hindi po yan ma-deny na katotohanan. At ito po ay isa lamang pong allegation, no, regarding sa ginagawang kabutihan ni Pope Francis. This is a mislead and misinformation po, mga kapatid. No, pumunta sa New York, tapos sinabihan pa na si Pope Francis daw ay gumawa ng 10 utos na ayon dito, self-good and climate economy daw yung focus. Kayo po, mga kapatid na mga Katoliko, meron ba tayong turo na ganyan? Na ang 10 utos ginawa ni Pope Francis na ito ay nakafocus sa self-good and climate economy? Meron po ba tayong ganyan, mga kapatid na Katoliko? At sa mga protestanting neutral, no, sa pananaw na ito, meron ba kayong nakikitang ganyan sa simbahang Katoliko na pinalitan ni Pope Francis ang 10 utos at nakafocus ito sa self-good and climate economy? We'll see. Kasi, alam niyo po mga kapatid, in my personal analysis regarding this text, ito ay may halong inggit eh. Climate economy daw, no? Bakit ba? Ano ba nangyayari sa inyo? Ayan. Baka may problema ito sa kanilang simbahan. That's why sinisiraan na lang si Pope Francis. Pero ito ay napakaklaro po mga kapatid, na mali po, unang-una sa paratang na naggumawa si Pope Francis ng Ten Commandments na nakasentro sa self-good and climate economy, mali po yun. Wala pong ganyan sa simbahan. At kung meron man pong ganyan na ginawa ni Pope Francis, kasi the official teaching of the Catholic Church is the Catechism of the Catholic Church. Yan. So, sa Catechism of the Catholic Church, saan po ba yan mababasa namin? Anong paragraph po ba yan? Anong basihan mo? Bakalaway lang ang basihan mo, kapatid. O kaibigan na gumagawa ng video dito para siraan si Pope Francis. Baka, ayan ha. I know and I hope, no, na nakakarating ngayon itong video na ginagawa ko, itong live stream nito, sa'yo, na gumawa mismo ng content para siraan si Pope Francis. Sige, i-elaborate mo ngayon. I-elaborate mo, ipakita mo yung Ten Commandments na sinasabi mo na nakapokus sa self-good in climate economy. I challenging you because you made this misleading information. Sige nga, paki-elaborate nga, no? Kung kaya mo, o maipapakita mo yung sinasabi mo dyan. Dapat meron siyang legit source, ha? Na yan talaga ay ginawa ni Pope Francis. Kasi madali lang ngayon ang gumawa ng chismis, kapatid, no, kaibigan. Mahirap dyan patunayan. Kaya patunayan mo na gumawa talaga si Pope Francis ng ganyan.
Sayang ang talent ng isang tao na magaling mag-edit ng video, lalagay ng caption and text, and then mali ang information. Sayang po yan. Sana ginamit na lang talaga sa tama, sa wasto, ang talentong ibinigay, ipanagkaloob sa iyo. Ayan. Ito pa. Tingnan natin yung sunod. Pope Francis has brought together a one world religion. Ito ay talagang claim lamang. Hindi po ganyan. Hindi po ginawa ni Pope Francis na siya ay nagpo-promote ng one world religion. No. Hindi po ganyan. So, yan po ay isang malaking pagkakamali, no? Patungkol po sa information na nakukuha mo. For the NWO, New York yata ito, one that acknowledges a God, no? Antichrist introduction, but not Jesus. So, ito pa. May false accusation pa rin, no? At we should to be alarmed, mga kapatid at mga kaibigan, na hindi lahat ng nakikita natin sa social media, hindi lahat ng mga videos na nakikita natin ay tama at totoo. Kailangan talaga i-verify muna ang information. Sa kanya pong sinabi na si Pope Francis ay nag-promote, no, ng one world religion, mali rin po 'yon. Hindi rin po ganoon. Ewan ko lang kung nakakaunawa ang kapatid natin sa term ng simbahan na ecumenism. So if you know and you fully understand ecumenism, you will not say that Pope Francis promote one world religion. Rather, you will fully understand and accept the fact that Pope Francis did ano po? Ecumenism. Ayan. Ito pa, oh. Jesus warns us that Satan will dwell among specific religions and minister as a messenger of light. So ito talaga, no? Ipinapalitan nila dito, mga kapatid, na si Pope Francis ay, no? Kumbaga, ito yung warning ng Panginoong Jesucristo na si Satanas daw ay magdudwell among specific religion. Eh, nakita nila kasi na lumalaki at lumalawak na ang Kristyanismo. But then, if we put to the context, mga kapatid, to all religion, naku, hindi naman po ang Roman Catholic ang pinakamalaki talaga. No? Yan kung tayo po ay nag-aaral talaga ng tama. So, time to discover, kapatid, ha? No? Para sabihin mo na si Pope Francis ay pinapalitaw mo pa na yun ang warning ng Panginoong Jesucristo. Nako, napakadelikado yung ginagawa mo ngayon na iyo pong pinaparatangan, no, ang leader mismo ng simbahang tatag ng Panginoong Jesucristo, dahil through St. Peter, naitayo, naitatag ang simbahan, at ito ay ipinasa ni San Pedro sa kanyang kahalili. At ang kanyang kahalili, ang kahalili ni San Pedro, ay ipinasa din sa kanyang kahalili, at ipinasa ng kahalili ni San Pedro sa kanyang kahalili. Hanggang ngayon, no, ang kanyang naging, no, kahalili dito, no, from St. Peter to Pope Francis, yan ay matatawag natin na unbroken succession. Successor kasi ni St. Peter ngayon, si Pope Francis. In like manner, mga kapatid, katulad po yan, Moses, mayroong successor. Successor niya, si Joshua. So, ganyan din po sa simbahan. From St. Peter up to the present, sino successor?
si Pope Francis po yan. And take note that Christ only found one church. In Matthew 16:18, "And you are Peter, and upon this rock I will build my church." Christ never said, "I will build my churches." But rather he said, "I will build my church." Isa lang po. And if anyone would not accept that Pope Francis is now the successor of Saint Peter, which Christ found the church through him. Ngayon, sino yan? Sino ngayon sa present time natin ang successor ni Saint Peter? Meron ba kayong ipapakita? Itong gumawa ng video, I am challenging you. Reveal yourself, no? Saang organization ka ba na belong? Anong religion mo ba? Then I will ask you, ang leader nyo ba ngayon? Successor ba yan ni Saint Peter? Eh, mag-isip-isip ka na kapatid, kaibigan. Kung ang leader mo o yung tagapangasiwan nyo ngayon dyan ay hindi konektado kay San Pedro, mag-isip-isip ka na. Dahil iisa lamang na simbahan ang naitayo sa pamamagitan ni San Pedro. And no other than, based on the history, based on the reality, that is the Catholic Church. See? Basahin niyo po yung New Book of Knowledge, volume 16, page 287. Makikita niyo po dyan. In my own eyes, nakita ko po ang katotohanan. During the time, hindi pa kasi nire-renovate yung aming library. Kaya nakita ko at nabasa ko mismo. I take a picture pa nga and post it to my Facebook account. Wow! Ito pala yung reality. No? Public library. Nababasa. Ito, no? Na ang Catholic Church ay founded by Jesus Christ. See? Kasi totoo naman, biblically speaking, Christ founded the church. Now, historically speaking, this Catholic Church, no, was found by Jesus Christ. So, tugmang-tugma po. Kaya, itong sinasabi na warning daw ng Panginoong Jesucristo that Satan will dwell among specific religions, na ito ay pinapatuhoy daw kay Pope Francis, nako, isa po itong malaking kasinungalingan at wala po itong katotohanan. Kaya wag na wag po kayong maniniwala sa mga tao na mahilig lamang manira sa ating pananampalataya. Ayan. Tingnan natin ano pa yung dadagdag nyo dito. Ito pa, decode 2 Corinthians 11:14-15. "And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light." I believe it also. Oh, naniniwala po ko dito. Dahil marami ngayon, no? Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ah, lalapit sila sa inyo na parang mga tupa. Pero sa loob nila, no? Sila ay mga asong, sila ay mga lobong ganid. Yan. Sinabi ng so yan po ah. Yan po ay pinaniniwalaan ko ring talata. And yan po ay ginagamit ko rin kasi marami talaga yung magsisilapit na para bang tupa, no? Pero sa sabi ng Panginoong Jesucristo, sila ay mga lobo, mga lobong ganid, no? Kaya, ingat-ingat po tayo mga kapatid dito, ha? Sabi dyan, kasi great things, if therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Yan! Perfect! Tumpak na tumpak yung talata. Ngayon,
Meron ba kayong nakitang kamalian dyan kay Pope Francis? Maliban lamang sa mga photo edited, video edited nyo po, no? Yung totoo talaga, yung honest talaga na maling turo na sinabi ni Pope Francis. Meron ba? Wala, di ba? Ibig sabihin, ito ay isa lamang pagpapakita ng malaking pagkakamali. Ayan. Eto, nagkukot pa sila ng mga ano, ng mga ibang religion, ng mga sayings. I am not the way, sabi ni Confucius. Sabi din ni Buddha, find the truth. Actually, I remember this quotation of Buddha na noong kami po ay tinuturuan ni Brother Duane, kasi isa po akong estudyante ni Brother Duane Cartujano, na even the Buddha, no, said that find the truth. Ibig sabihin, hindi po siya sigurado na nasa kanya yung katotohanan. That's why he encouraged sa mga followers niya rin also to find the truth. Sabi ni Muhammad, I do not know what will happen to you or me. I am the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty. I am the first and I am the last, and there is no God besides me. Actually po mga kapatid at mga kaibigan, wala po tayong tutol that Christ is the Alpha and the Omega, the way, the truth, and the life. Wala po tayong tutol doon mga kapatid, ha? Ay, dahil naniniwala naman po tayo na ang Panginoong Jesucristo is the Alpha and the Omega, the way, the truth, and the life. But it doesn't follow po, mga kapatid at mga kaibigan, na dahil sinasabi na ang Panginoong Jesucristo, ang Alpha at ang Omega, the way, the truth, and the life, yun ay nangangahulugan na si Pope Francis ay mali na. Nako, tama naman yung nakasulat sa talata po, mga kapatid at mga kaibigan. No? Ano po yung mali dito? Ang kanilang pagkakaunawa at ang kanila pong quotation. Yun lang po ang mali. Kaya sa nag-send po sa akin no ng imatita topic na ito no at sa mga sa nag-touch sa akin, maraming salamat po dahil nabigyan natin po ng justice ang false accusation sa video po na ginawa. Hindi po napatunayan. Unang-una pa lang po doon sa sinabing 10 commandments daw na ginawa ni Pope Francis. Ha? Si Pope Francis gumawa ng 10 commandments tapos nakasentro pa daw sa ano yon, self-good and climate economy. Wow! Galing ng imagination nila mga kapatid. When regards that matter. Pero, again, hindi po talaga napapatunayan na sila po ay tama o nasa tama. Okay? Kaya nga, ang challenge ko po sa gumawa ng video, elaborate mo, ipakita mo, basta legit yung source mo na gumawa talaga si Pope Francis ng 10 commandments na yung focus ay ano ay yung sinasabi mo na self-good no at saka climate economy. Sige nga, i-elaborate mo yan. Ha? Huh? Tapos sabihin mo pa na nag-promote si Pope Francis ng one world religion. Nako, yan po ay paniniwala ng isang tao na hindi po nakakaunawa ng tinatawag po nating ecumenism. Ayan. So, maraming salamat po mga kapatid sa maikling oras po na sinamahan niyo ako dito ngayon. Ayan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilahan, magpakailanman. Amen.